First week of April, summer break na halos sa lahat ng eskwelahan sa Metro Manila. Natapos na si Isabella na ikatlong taon niya sa kursong BS Interior Design. At kaya na nakasanayan kapag anong wala ng pasok, umuwi siya sa Nueva Ecija. Maaga pa lang nakagayak ng mga gamit niya. May sarili siyang kotse pero hindi niya ginagamit yun kapag umuwi siya ng probinsya. Hindi siya pinapayagan ng kanyang mga magulang na mag-drive ng ganoon kalayo. Inagahanan lang niya ang pagbiyahe para maabutan pa niya si Raffy sa pawn shop sa Cabanatuan City, kung saan naglilingkod ito bilang isang security guard. Doon siya didiretso at hihintay na lamang na matapos ang duty nito hanggang alas 5. Pagkatapos, yayaan niya itong kumain muna sa Banongs. Saka sabay silang uuwi sa kanilang barangay sa Kanugnog Bayan. Galing siya sa pamilya ng mga hasendero, palay at may isang produkto ng Hacienda Adela. Siya ang nag-iisang anak ng vice alcalde sa bayan nila, si Alessandro Villegas na nasa ikatlong termino sa kasalukuyan. Sa sunod na eleksyon, tatakbo ito bilang alkalde. Madalas ina-expect na ibang tao na si Isabella Villegas ay high maintenance, palalo at matapobre. Pero babalik na rin iyon ang totoong Isabella. Isa siyang masunurin at magalang na anak. Pangmasa siya at madaling abutin. Kung alam lang yun ng mga tao, hindi na magtataka mga ito kung bakit si Rafael ang boyfriend niya, na anak ng katiwala sa hasyenda nila. May maliit na bahay na tinitirhan ng mga ito sa loob mismo ng hasyenda, malapit sa palayan. Mabait at masipag ang nanatol si Aling Esther. Iginapang nito na mapagtapos si Rafael ng high school. Pero nasa unang taon pa lang ang binata sa 2-year course ito sa isang technical school. Sa Kabanatuan, napahinto na ito at nag-apply na lang sa trabaho. Naging waiter sa isang restaurant bago nag-train para maging security guard. Magdadalawang taon na ito sa ikalawang trabaho iyon. Sabi nito, mag-a-apply ito sa Manila pagkatapos ng kontrata nito sa pawn shop. Kinatuwa niya iyon. Ang ibig sabihin, magkikita na sila ng madalas at hindi na palaging patago. Nang madiskubre kasi ng mga magulang niya tungkol sa relasyon nila ni Raffy, matinding panalait ang inabot ng binata mula sa mga iyon. Pero sa kabila ng banta ng mga magulang niya, napalalayasin sa hasyenda ang mag-inang Esther at Raffy kapag hindi siya nakipaghiwalay sa binata na natiling faithful siya rito. Nung sa wakas makarating ng bus terminal sa Kabatuan, nakipag-unahan siya sa mga pasahero para makababa agad siya. Mabilis sumakay siya ng tricycle at nagpatid sa pawn shop. Pero napalis ang senya sa mukha na sa pag-ibis niya ng tricycle, hindi niya nakita si Raffy sa labas ng pawn shop. Walang nakabantay na security guard doon. Naku, hindi pumasok si Raffy, Isabella. Sabi ng kakilala niyang staff ng pawn shop, si Jessa. Bakit kaya? Hindi maitagong lungkot na tanong niya. Ewan lang, kahapon pa siya hindi pumasok eh. Nag-text ako sa kanya pero hindi naman nag-reply. Naka-off ang cellphone at tawagan ko. Hindi ba nag-text sa'yo? Umiling siya. Hindi rin ako nag-text sa kanya eh. Bala ko sana siyang sorpresahin. Pero ako na sorpresa. Sige, Jessa. Thanks ha. Iti-check ko na lang siya sa kanila. Mabuti pa nga. Tapos pakisabi na lang mag-text sa'kin ha. Medyo nababadrip ng boss namin eh. Tumungo siya tuloy na nagpaalam dito. Sumakay na siya ng jeep away sa bayan nila at nag-tricycle patungo sa maliit na bahay ni Raffy na sakop na lang siya na nila. Bigla siyang kinabahan na makitang nakasara ang pinto ng bahay at nakapadlock pa. Isabella! Napalingon siya sa tumawag sa kanya. Si Faye iyon, kapitbahay niya na Raffy. Kaedad niya ito at di man matawag na kaibigan ay medyo close naman sila. Trabahador din sa siya na nila mga magulang nito. Faye, nasan si Raffy? Bakit saradong bahay nila? Ha? Hindi mo ba alam? Kahapon pa sila umalis ni Aling Esther. Eh, saan sila nagpunta? Umalis na rito sa hasyenda. Dalawang malalaking bag ang dala nila eh. Tapos sinilang pa ni Aling Esther yung human traveling bag namin para paglagay ng mga gamit nila sa kusina. Napamaang siya. Saan sila pumunta? Bakit ora-oradang umalis? Tumitig ito sa mukha niya. Hindi ko alam ang tuloy na nangyari. Basta nung mahiram si Aling Esther na magkahapon ng tanghali, nakita ko pugtong-pugto ang mga mata niya. Nung talungin ko naman kung anong problema, hindi naman siya nagpaliwanag. Basta ang sabi, aalas na sila ni Raffy dito sa hasyenda. Nilabas niya ang cellphone mula sa kanyang bag. At tinawagan ang numero ni Raffy. Naka-off ang cellphone nito. Nade-depress sa binilingan niyang muli si Faye. Saan kaya sila posible nagpunta? Hindi ko alam, Isabella. Wala na akong alam sa kamag-anak nila eh. Pero ang kaibigan sa Aling Esther na mesa rito dati, si Aling Carmen, yung ninang ni Raffy na taga-Isabella, nasa po niya ang noo. Saan niya makikita si Raffy at Aling Esther? Na makauwi si Isabella sa bahay nila, inabutan niya sa sala ang kanyang ina. Tumayo agad ito pagkakita sa kanya at maginaw na sinalubong siya. Isabella, baby, I miss you. Tabingi ang ngiting tinugon niya rito. Bago siya nito tuloy ang nayakap, natiginan to. What's wrong? Bakit namumugtong mga mata mo?
Humalik siya sa pisngin nito at saka nag-iwas sa mukha. Wala, mama. Anong wala? Umiyak ka ng walang dahilan? Hindi niya po pwedeng aminin sa kanyang ina na umiyak siya dahil wala na sa syenda maginang Raffy at Esther. Pero kanina pa niyang ina-entertain sa isip ang posibilidad na may kinalaman ng kanyang mga magulang sa pag-alis ng mag-ina. Isabella, ano bang problema mo? Bakit ka umiiyak? Bumuntong hininga siya bago muling hinarap ito. Mama, alam mo bang umalis na sina Aling Esther at Raffy? Bumuntong hininga siya. Saglit hindi sumagot. Na magsalita ito'y formal ng tinig ito. Natural na alam ko. Trabahador si Esther dito sa syenda. Ang bahay nila pinatayin namin ng papa mo para may matirhan sila. Kaya sa pag-alas nila dito, dapat lang na magpaalam sila sa amin ng ama mo, hindi ba? Hindi sila po pwedeng lumayas na lang basta-basta. Bakit sila umalis? Nagsalabong ang mga perfectly art eyebrows ni Aurelia Villegas. Sabihin mo nga sa akin, Isabella, ang pag-alis mo ng mag-inang yun ang dahilan ng pamumugto ng mga mata mo. It's just that, I did not expect they would leave just like that. Masyadong biglaan. Sa reaksyon mong yan, nahuhulaan kong may lihim pa rin kayo relasyon ng Raffy na yun. Tama ba ako? Sinabi ko naman sa inyo noon, mahal ko siya, ma. Nagmamahalan kami ni Raffy. Wala nang saysay na maglihim pa siya. Biglang bumalasik ang anyo nito. Sabi ko na nga ba, alam ko na talagang pinairan mong katigasan ng ulo mo. Mabuti na lang umalis ng Raffy na hindi ito. Ni sa panaginip ayokong isipin na humaling ka sa ganong lalaki, Isabella. Bakit ba hindi na lang tanggapin, ma? Hindi kasalanan ni Raffy na pinanganak siyang mahirap. Huwag kang ang tanga, Isabella. Nakakahiya ka. Tinalikuran niya ang kanyang ina. Tumakbo siya sa ganat padabog na umakyat sa salin niya. Isabella, hindi pa ako tapos makipag-usap sa'yo. Huwag kang bastos, Isabella. Binalibag niya ang pintong pakapasok niya ng kanyang silid. Humagulhol siya sa pagkakadapa sa kama. Nang medyo humupang emosyon niya, muli niyang sinubukan tawagan si Raffy. Naka-off pa rin ang cellphone nito. Nag-text na lamang siya. Siguro naman mababasa nito message niya kapag binuksan nito ang cellphone nito. Naghintay siya ng text o tawag mula kay Raffy hanggang gabi, ngunit bigo siya. Nakatulog siya ng ligalig pa rin ang isip. Tatlong araw siya naghintay pero natiling tahimik si Raffy hanggang sa magdesisyon na siya. Kailangan na niyang kuminos. Hindi siya po pwede maghintay na lang kung kailan niya maisipang kontakin ni Raffy. Pinuntahan niya si Faye. Inalam dito ang address ng binanggit itong kamag-anak ni Raffy at Aling Esther sa Isabella. Sa Santiago sila. Hindi ako sigurado pero parang may St. James na nababanggit si Aling Esther dati. Baka yun ang pangalan ng lugar. Bakit? Gusto kong pumunta ron. Pero Isabella, hindi mo naman siguro na naroon nga si Raffy at Aling Esther, di ba? Tsaka hindi rin ako sigurado kung ano yung St. James na yun, kung simbahan ba yun o school. Madali na lang yan. Ang kailangan ko apelido ng Carmen na sinasabi mo. Hindi ko alam eh, basta parang manayayahi yata si Ate Carmen. Kahit paano'y nabuhayin siya ng pag-asa. Kung kailangan galugarin niya ang buong Santiago City, gagawin niya makita lamang mag-ina. Sana lang naroon nga mang ito, kung wala'y wala na siyang ideya kung saan makikita ang dalawa. Gusto mo ba sumama sa amin ng mama mo, Isabella? Aatan kami ng kasanang anak ng isang kumpadre ko sa Cavite sa linggo. Doon kami mag-i-stay sa bahay ng Tito Greg mo sa Bikutan. Lunes ng hapon kami babalik dito sa kabanatuan. Sabi ni Vice Mayor Lisandro Villegas habang magkakasala sila mag-anak sa harap ng hapag. Mabilis na naghabi ng kwento ang utak ni Isabella. Ngayong aalis pa ng mga magulang niya, mas madaling na sa kanya na isa katuparan ng plano niyang pagkahanap sa kasintahan. Nabuo ang isang pasya sa isip niya. Bukas na bukas din, pagkalis ng mga magulang niya, mabiyahe rin siya patungong Santiago City. No, Papa. Gusto ko magpahinga muna sa biyahe. I just arrived here tapos naluwas na naman ako. Besides, may usapan kami ng high school friends ko na mag-night swimming sa bagong bukas sa resort sa kabanatuan sa Saturday. Nakahinga siya ng maluwag dahil nakumbinsa niya ang kanyang mga magulang. O sige, wala ka bang ipapabilis sa Maynila? Tanong naman ang kanyang ina. Wala, ma. Alas 6 ng umaga, bumiyahe na mag-asawang Villegas. Pinalipas lang na Isabella ng isang oras bago siya nagpaalam sa mayordoma nila. Papunta ako sa bayan Manang Minda. Mamayang hapon na siguro ko uuwi. Naku, tamang-tama. Magpapabili ako sa iyo ng Efficacent Oil. Naubusan ako eh. Mainom yun kapag sinusumpong ako ng rayuma. Sige po. Nabipilitang sabi na lamang niya. Sorry, Manang. Magtitiis ka muna sa sakit kapag inatake ka ng rayuma. Akmang kakapain itong bulsa ng duster para marahil abutan siya ng pera, pero pinigilan niya ito. Huwag na, Manang. Libre ko na sa'yo. Lumawak ang ngiti sa mga labi nito. Salamat, Isabella. Pasad alas 2 ng hapon nang huminto ang bus sa sinasakay ni Isabella. Idineklara ng konduktor na sa Santiago na sila.
Tumayo agad si Isabel at nagmamadaling bumaba ng bus. Nagtanong agad siya sa mga naghintay sa tricycle kung may lugar na St. James ang pangalan sa syudad na iyon. St. James? Sa Batal iyon. Special trip na, Miss Ganda? Nabuhayan siya ng loob. Sige, sabi niya saka nagmamadaling sumakay sa tricycle. Pero nang tungan nga kung saan sa St. James Subdivision siya pupunta, hindi niya ito masagot. Ibaba mo lang ako sa makikita nating tindahan doon. Magtatanong na lamang ako ron. Areglado. Pinaharurot ito ang tricycle at binaba nga siya sa isang sari-sari store sa loob ng pinasok ng subdivision. Pwede mo bang magtanong? Sabi niya sa tindera. Pagkatapos bumili ng candy. May kakilala po ba kayong Carmen? Mananahi po siya. Naku, wala. Wala yatang mananahi dito sa St. James. Bit-bit ang soft drinks and crackers. Naglakad-lakad siya sa pagkababa. Sakaling may makakasalubong umadadaan ng tao. Ng taong hinahanap niya. Napapatapat siya sa isang karinderya. Sakala niya na-realize na mahapin ang sikmura niya sa gutom. Hindi siya sanay kumain sa ganong lugar pero wala siyang choice. Nanginginig ng katawan niya sa pagod at gutom kaya nabitawan niyang hawak na bote ng soft drinks na kanyang iniinom. Bumagsak yon sa paanan niya. Ramdam niya ang pagtalsik ng maliliit na bubog sa sakong niya. Napangiwi siya. Agad din naman lumapit ang isang may edad na servidora. Naku Ining, ano ba nangyari? Nabasag mo yung bote at sugatan ka pa yata. Pasensya na po, nabitawan ko ho kasi. May sugat ka, patingin nga. Hindi naman malalim ang sugat pero para makasiguro, kumuha ng bulak at betadine ng mutihing babae. Nilinis muna nitong sugat niya bago nalagyan ng band-aid. Saka pa lang niya pinagpatuloy ang naudlot na pagkain. Hindi na siya hiniwalayan ng babaeng halatang nag-aarala sa pagkasugat niya. Pagkatapos niyang kumain, hinarap niya ito. Pwede po bang makigamit ng banyo ninyo? Sige Ineng, halika. Nasa likod ng bahay ang banyo namin. Sinamahan siya nito hanggang sa likod bahay. Tinuro nitong banyong malapit sa isang poso. Mare, may gagamit ng banyo. Sabi nito sa babaeng nakatalikod at abalas sa paglalaba sa tabi ng poso. Napalingon ang naglalabas sa kanila. Napangangas si Isabela nang makita ang mukha nito. Nanay Esther! Shock din ang lumarawan sa mukha nito. Isabela? Patakbong nilapitan ng Isabela ang matanda at yumakap dito. Walang pakialam kahit na puro bola ng detergent soap ang dalawang kamay nito. Diyos ko, Isabela! Ginulat mo ko! Anong ginagawa mo rito sa Isabela? Nilayo niya ang mukha niya rito. Inahanap ko ho kayo. Naku, teka, ipapakilala kita sa kumari ko. Mare, ito si Isabela, anak na may-ari ng sendang tirinan namin ni Rafi sa Nueva Ecija. Isabela, ninang siya ni Rafi, si Carmen. Naku, mabuti na lang at nagawi ka rito sa karinderya ko, iha. Kung hindi, malamang hanggang ngayon nagkahanap ka pa rin. Medyo nahirapan nga ho ako eh. Sabi ko kasi sa akin ng kapitbahay ni Nani Esther sa amin, mananahi raw ho kayo. So yun ang pinagtatanong ko. Mabuti na lang pala talaga. Siya nga pala mare, may sugat si Isabela. Nabasag yung bote ng cook, natalsikan siya ng bubog sa paa. Hindi naman po malalim, sabi niya. Okay lang po ito. Sigurado ka? Tingnan nga natin, sabi ni Aling Esther. Ang mabuti pa, pumasok muna kayo ron sa loob ng bahay. Suhestyo ni Aling Carmen. Bonggalo ang bahay na pinasok nila. Nasa likod yun ang maliit na karinderya. Pagpasok nila, naupo sila sa sofa na yari sa kawayan. Nagpalingaling nga si Isabela. Nasaan po si Rafi? Nasa bayan, sagot ni Aling Esther. Kaumpis lang niya ng trabaho kaninang umaga. Pinasok siya ni Rostom, yung binatang anak ni Maring Carmen. Mamayang alas 6 siguro uwi nilang dalawa. Mabuti naman po pala't nakahanap agad siya ng trabaho. Ano pong trabaho niya? Sa construction, may tinatayong building ng PLDT sa city proper. Napahagat labi siya. Mabigat na trabaho ang construction. Parang di niya ma-imagine si Rafi na nagbubuhat ng hollow blocks at kung ano-ano pa. Mabuti na rin na kahit papaano eh, may pinagkakakitaan sa agad Isabela. Nakakaya naman siya kasi kay Manny Carmen kung pareho kaming aasa sa kanya eh. Balak din kasi ni Rafi na mangupahan na lang kami kahit isang salit lang kapag medyo nakaluwag-luwag. Masikip dito pero habang naranito pa kami, tinutulungan ko na lang si Manny Carmen sa karinderya niya. Bakit ho ba kayo biglang umalis ng asyenda? Ano ho bang nangyari? Napabuntong hininga ito. Ayoko sanang ipaalam pa sa'yo pero mabuti na lang sigurong malaman mo. Pinalis kami ng papa mo. Pinuntahan niya ako sa bahay, galit na galit. Ang sabi sa akin, kailangan lumayas na kami mag-ina sa asyenda. Ayaw na ayaw na lang kami makikita ni Rafi doon kinabukasan kaya dali-dali kami nag-al sa balutan. Oh God! Namasa ang mga mata nito at muling magsalita, basag na ang tinig. Marami siyang sinabing masasamang salita tungkol kay Rafi. Ambisyoso raw ang anak ko.
Kaya manon yun lang daw ang habol ni Rafi sa'yo. At di niya gustong narinig na usap-usapan ng mga tao na boyfriend ng kapastupa ang kaisa isang anak niya. Ang sabi pa niya, makakasama raw sa kandidatura niya sa sunod na taon bilang mayor ang relasyon niyo ni Rafi. May bubutas daw yun sa kanya ng mga kritiko niya. At pagka-graduate mo raw ng college, kukunin ka ng tita Bernice mo sa Australia. Doon ka magtatrabaho, doon ka maghaharap ng tamang lalaki daw para sa iyo. Diyos ko naman, si Daddy. Napapaiyak na wika niya. Bumangon ang mas matindi pang sama ng loob sa kanyang dibdib. Talagang tinototoo ng mga magulang niya ang banta sa kanya noon na palalayasin sa asyenda si Rafi at Aling Esther kapag pinagpatuloy niya ang kahibangan niya sa binata. Matagal bago siya nakapagsalitang muli. Nasa Maynila ngayon si Mama at Papa, sabi niya. Sa Lunes pang uwi nila, tumakas lang ako sa amin Nanay Esther. Alam ba ni na Papa na may kakilala kayo rito sa Isabela? Umiling ito. Pwede hubang dito muna ako habang nasa Maynila si na Papa? Ha? Nakuy, paano pag nalaman nila na pinuntahan mo kami dito? Hindi po nila malalaman. Ako na lang pabahala magdahilan sa kanila. Tumango na lang ito bagaman halata pa rin ang kaba sa anyo nito. Gusto mo bang dali natin sa center yung sugat mo? Baka kumapano ka dyan. Hindi nanay, medyo pagod lang po ako eh. Gusto ko pa sanang umidlip muna kung pwede. Sige, doon tayo sa silid ni Maring Carmen. Nagsashare kami sa kama niya. Sinaros sumatrafe naman dito sa sana natutulog. Iganiya siya nito papasok sa nag-iisang silid doon. May pandalawahang papag doon na may manipesta kutson. Magpahinga ka muna. Tamang-tamat pagising mo mamaya, nandito na si Rafi. Napangiti siya. Kung pwede lang hilahin na ganyang oras. Gustong-gusto niyang makita ang kanyang nobyo. Dala na matinding pagod, agad siya nakatulog ng sumayad ng katawan niya sa papag. Napababa ang tulog niya. Pagising niya, medyo madilim na ang panigid. Nang masanay ang mga mata niya sa dilim ay napangiti siya dahil naaning nagga si Rafi na nakatayo sa bintana at matamang nakamasid sa kanya. Mabilis siyang bumangon at inilang hakbang ang pagitan nila. Rafi! Yumakap ito sa kanya. Kanina ka pa rito? Mga 10 minutes pa lang. Ayaw kitang gisingin dahil ang sarap ng tulog mo eh. Hindi mo binuksan yung electric fan? Ayan, pinapakan ng lamok. Binuksan ko na, bagbaso ko. Mukhang kahit akong pumasok sa'yo eh, hindi ka matitinag. Lumawag ang pakakangiti niya. Bakit di mo sinubukan? Biro niya at saka bahagyang nilayo ang mukha para salubungin ang titig nito. Rafi, I'm so sorry sa ginawa ni na Papa sa'yo ni Nanay Esther. Hindi mo kagustuhan na nangyari, Isabela. Sinadya akong huwag nila makipag-communicate sa'yo dahil partly, tama rin naman ang Papa mo eh. Di naman talaga tayo bagay sa isa't isa at huwag mo ngang sabihin yan. Putol niya sa sinasabi nito. Mahal kita, Rafi. Mahal mo rin ako. Di ba pinangako natin sa ating sarili noon na kahit anong mangyari, paglalaban natin ang pag-ibig natin? At hindi ko may pipilit nila Mama at Papa na pumunta sa Australia. Dito ako sa Pilipinas maghanap ng trabaho pagka-graduate ko. Ayoko magkalayo tayo. Isabela, muli siya nitong niyakap na mahigpit. Hindi mo lang alam kung gaano ako kaligaya ngayon nandito ka. Ngayon alam ko na kung gaano mo ako kamahal. Promise magsisikap talaga ako para hindi ako maging alangan sa pamilya mo. Marami akong pangarap. Ikaw magiging inspirasyon ko. Ngumiti siya. I'm so happy to hear that, Rafi. Tatapusin kong pag-aaral ko at ikaw rin ang magiging inspirasyon ko. Pero marami nang umaaligid sa'yo sa UST, hindi ba? Nakasimangot pang wika nito. Bakit nga ba naman hindi? Eh maganda ka na. Sexy, mayaman at matalino pa. Kinurot niya ang pisngi nito. Hindi ko sila pinapansin, no? Ikaw lang mahal ko. Kung pwede lang na ipatatuko kong pangalan mo rito sa loob ko parang ibandera na hindi na ako available eh. Natawa na lang ito. Pero maya-maya, sumeryoso ito. Tandaan mo lang na kahit anong mangyari, mahal na mahal kita. Ikaw ang buhay ko. Tumitig ito sa mukha niya. Hindi nagtagal bumaba ang mga mata nito sa mga labi niya. Sa isang iglap, nakangiti na ng bahagya ang mga labi nito sa kanya. Napakaswerte ko at meron ako isang Isabela Villegas. Bulong nito bago sinakop ang mga labi niya. Napahalinghing siya ng maramdaman ang dila nito sa loob ng bibig niya. Lalong humigpit ang pagkakayapos niya rito. Rafi kissed her thoroughly, insistently, endlessly. Pero mabilis silang kumalas sa isa't isa na makarinig sa katok sa pinto. Tinig ng ina nitong sunod na narinig nila. Kain na, Rafi, Isabela. Si nonoy talaga is turbo. Napapangusong sabi ni Rafi. Napabungis nga siya. Inakbayan siya ng binata tigil niya palabas ng silid. Pagkatapos sila maghapunan ng gabing iyon, tinawagan ni Isabela si Manang Minda. Hindi na siya nagsabi pa ng kasinungalingan sa mayordoma. Total malapit naman ito sa magiging Rafi at Esther. At sa buong asyenda, ito lang yata ang boto kay Rafi para sa kanya. Huwag yun lang babagitin kay nababantok ko sa pagpunta ko dito sa Santiago, Manang Minda.
Sige, Isabella. Alam kong pati ako lagot sa mga magulang kapag nalaman nilang natakasan mo kung bata ka. Magmamaang-maangan na lang ko't paninindigan ang rason mo na nasa bahay ka ng best friend mong si Delilah sa kabanatuan. Opo, Manang. Nakausap ko na rin si Tita Ami bago ko sumakay ng bus pupunta rito. Natatanda mo yung mami ni Delilah, hindi ba? Yung may-ari ng Linsped? Yung special school sa kabanatuan? Ah, oo, si Mrs. Sanchez. Mismo, ibaback up nila ako, Manang. Pag nagkagipitan, sasabihin na lang ni Tita Ami na pumunta kami ni Delilah sa pinapatayong bahay ni Kuya Frank. Yung kuya ni Delilah? Sa Monday, sisiguraduhin ko na lang nakabalik na rin ako dyan sa bahay bago pa dumating si na mama. Sige, siguruhin mo lang, bata ka. Mag-iingat ka dyan, ha? Kamusta mo ako kina Esther at Raffy? Huwag sana kayong atakihin ng layuma at hindi ako nakabili ng Efficacent, Manang. Nako, pinaalala mo pa. Bruha ka talaga. Tulog na mga kasama nila sa bahay pero nasa labas pa rin si Raffy at Isabella. Nakaupo sila sa upang yari sa kawayan sa ilalim ng puno ng mangga. May ngiti sa mga labi nila habang magkahawak kamay at nakatingala sa mabituing kalangitan. Ang tagal naman, sabi ni Raffy. Napakunot no si Isabella. Alin ang matagal? Hindi pa kasi pinapatay ni Ninang Carmen ang ilaw sa sala. Tuloy hindi kita mahalikan. Kakaasar. Natawa siya. Longyo, kala ko naman kung ano sinasabi mo. Dininig yata ng sos sa panalangin ni Raffy. Maya-maya lang namatay ng ilaw sa may sala. Ayos na ang buto-buto. Masiglang sambit ng binata, sabay kawit ng kamay sa kanyang bewang. Teka, huwag kang hayok. Baka may nambuboso sa atin dito, no? Wala. Solo natin ang mundo natin dito. Pakis na. Bitin yung kanina dahil kay nanay eh. Natawa siyang muli. Pero nararamdaman na rin niya ang pag-iinit sa kanyang katawan. Nang halikan sa nito sabay hagod sa dibdib niya, hindi na siya nagprotesta pa. Sa halip, tinugon niya ang halik nito. Pero bago pa siya tuloy ang matupok, ay humawanin ito sa kanya. I want you so much, Isabella. Pero kaya kong kontrolin ang sarili ko. Nalirespeto kong pagbabae mo. Saka ko lang ikaglaim yun kapag kasala tayo. Gusto mo ba ng ganon? Napangiti siya. Nakikiliti siya sa ideyang sinabi nito. Si Raffy lang gusto niya mapangasawa at wala nang iba pa. May paso ka pa rin ba bukas? Iniba niya sa usapan habang nakasandal sa balikat ito. Oo, Lunes hanggang Sabado ang pasok sa construction. Sunday ang off namin. Bukas weekend sasahod na ako. Nakangising wigan ito. Dalawang araw na trabaho. Ititrit sana kita pero saka na lang. Pag tumagal-tagal na ako na tumalaki-laki ng sasakurin. Sumeryoso rin agad ito pagkasabi niyon. Okay lang ba kung katabi mo si Ninang sa pagtulog? Masikip ang kama niya pero magpasensyan mo na lang muna. Walang choice eh. Okay lang, ano ka ba? Cowboy naman ako, hindi ba? Madalas nga siyang pagtaka ng mga kamag-anak nila. Para daw siyang hindi anak ng mama niya. Nasaksaka daw arte at balindidosa. Pero okay yung plano niyo na nanay Esther na bubukod sa Ninang mo. Alam kong wala ka pang pera para doon pero ako muna sasagot doon, okay? Kumuha kayo ng maliit na apartment. Matigas ang naging pag-iling ni Raffy. Hindi pwede. Hindi ako tatanggap ng perang galing sa'yo. Please? Ako nagsuggest noon kasi balik kong bumalik dito. Total naman bakasyon sa school, hindi ba? Pwede tayong magkasama until next month. Kakausapin ko na lang si Delilah. Palalabas si Nami magbabakasyon ako sa bahay ng lolo't lola niya sa Baguio. Total kilala na mapa at papa si Delilah. Papayagan nila ako magbakasyon doon. Isabella, kaya mas mabuti na rin na may sarili kayong tinutuluyan. Kahit isang kwarto lang, pwede na nga kami mag-share ng nanay Esther eh. Basta yung komportable yung kitchen at banyo, ayos na yun. Huwag mo munang alalahanin yung pera. Pwede mo rin naman akong bayaran kapag nakaluwag ka na, hindi ba? Sige na, pumayag ka na, please. Bumuntong hininga muna ito bago tumango. Sige na nga. Sa katuwaan niya, hinila niya ito sa batok at saka hinalikan ng mariin sa mga labi. Napaungol ito sa ginawa niya. Hanggang sa tuluyang nag-alab ang halik na sinimulan nito. Pero gaya na madalas mangyari, si Raffy ang pumutol ang halik na iyon bago pa sila tuluyang matangay. Kinabukasan ng umaga, tumulong si Isabella sa paghanda ng mga lulutuin para sa karinderya ni Aling Carmen. Inabala niya ang sarili sa pagbabantay sa karinderya mula tanghali hanggang hapon. Nang dumating si Raffy at Rustom galing sa trabaho, halos hindi pa siya umiwalay sa kasintahan niya sa labi sa pananabik dito sa buong maghapon. Ganun din ang nangyari ng mga sumunod na araw. Kung nasan si Raffy, naroon din si Isabella. Waring kapag napalayo siya ng konti sa kanyang nobyo, biglang aano rin ito at papapalayo muli sa kanya. Nang paalis na siya, talagang todong iyak niya nang ihatid siya ni Raffy sa bus terminal. Lunes na madaling araw iyon, kailangan maunahan niya mga magulang niya sa pag-uwi sa bahay nila. Bakit ka ba umiiyak? Natatawang sabi ni Raffy. Magkikita pa naman tayo, hindi ba? Hi,
Feeling ko kasi bigla ka na namang mawawala eh. Mahihirapan na naman akong kontakin ka. Imapos ito sa bebang niya. Sorry don ha. Promise hindi ko na ulit gagawin yun. Hindi ko na makakayang mapalayo pa sa'yo. Pero dahil kailangan, pagkasyahin muna natin ang mga sarili natin sa text at tawagan. Lagi mo lang tatandaan, mahal kita. Mahal na mahal kita. Pagkasabi niyon, sinilito ng halik ang kanyang mga labi.